Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing! Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat! Okay po, magtutuloy na po tayo para sa ating libangan, ang pangungulekta ng coins o bariya! Ayan, meron tayong pag-uusapan ngayon ha, tungkol sa 20 piso, tsaka 5 piso, no nagon ha? Meron sulat si Bangko Sentral eh. Meron sulat ang Bangko Sentral ha. Meron silang sinasabing ang kanilang minted ay ang minted ng 20 piso, maglalabas sila bago mag 2022. Ayan. 290.09 million para rito ha. Ang dami nun, no? 290.09 million. Ang daming piraso nun, no? Minted yun, no? Tapos dito naman, maglalabas sila dito ng 1.90 billion piraso. Ang dami nun, no? Nung sa 5 piso, times 5 yun, no? Times 5. Tapos dito sa 20 pesos, times 20, yun ang halaga nun, ha? Hirap kwentahin nun yata. Hirap yata kwentahin nun, no? 290.09 million ang pirasong ginawa nito. Hindi lang natin alam kung 2021 o 2022 yun. Pero tsaka dito sa palagi ko 2021 yun eh. Kasi 2020 na tayo ngayon, yung huling lumabas eh, no? Dito naman, hindi natin alam. Baka year 2021 din ha, pareho siguro, no? Pero yan, tingnan natin yung sulat ng Bangko Sentral. Kailangan mabasa natin 'to eh. Ito yung sulat niya, no? Medyo ibaba natin yung pagkakaano. Yan, alisin natin yung 20 piso muna, tsaka yung 5 piso dito sa ilalim. Ayan, ang sulat ng Bangko Sentral, ha. Ano yun po natin yan? Babasahin natin. Hihimay-mayin natin. Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, nagpapaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sa publiko na nasa sirkulasyon pa rin ang 20 piso at 5 piso na bariya. Oo nga, nasa sirkulasyon pa nga. Pero wala kami makita ng 20 peso, tuloy natin yung pagbabasa, 5 piso, na bariya at hindi dapat bilhin ang mga ito sa presyong mas mataas kaysa kani-kanilang halaga mula sa online seller. Dami nga ng mga ano, bumibili. Wala tayong magagawa ron, desisyon nila kung gusto nilang bumili. Pero sinabi naman, nagpaalala naman ng Bangko Sentral. Kasi yan. Kani-kanilang halaga mula sa online seller, mas mataas kaysa kani-kanilang halaga, maraming bumibili, no? Eh, mangyari nga doon sa 20 piso kasi, konti lang eh. Yung ilan lang ang minted noon, halos 2 million lang, ilang piraso lang, hindi magtitigi-tigi sa Pilipino. Eh, siyempre, yung iba, naghahangad na magkaroon sila. Bibili nila na mas mataas, doon nga kay Jessica Soho, Nagpalabas eh. Nagpalabas si Jessica Soho, binibili raw yung Etneb, 20 pesos, 500 pesos, hanggang 1,000 eh. O, tuloy natin yung pagbabasa. Ang 20 piso at 5 piso New Generation Currency, NGC, na mga barya ay nasa sirkulasyon mula noong Disyembre 2019. Oo nga, no? Pero naubos talaga, nasa sirkulasyon yan. Walang nakikita, walang gaano umikot, naitabi, na-collection eh. Pero dito sinabi nila, hindi dapat bilhin ang mga ito sa presyong mas mataas kaysa sa kani-kanilang halaga mula sa online sellers. Ayan. Totoo na, tuloy na natin pagbabasa. Sa pagtatapos ng Pebrero 2022, yan. Paano ba Tagalog? 2022, yan. Sa pagtatapos ng Pebrero 2022, yan. 290.09 milyong piraso ng 20 piso. Ha? 290.09 milyong piraso ng 20 piso. Tapos sabay, NGC na barya at 1.90 bilyong piraso ng enhanced 5 piso na barya ay nasa sirkulasyon pa rin. Yan. Nasa sirkulasyon pa rin ba yung ano? Pero siyempre, ilalabas pa lang ito bago mag 2020. Ano pa rin sa sirkulasyon? Sa 2022, no? Yan, ilalabas na nila. Biro mo, ang dami niya, no?
Ang daming barya yan. Ayan ang ating nakuhang impormasyon sa sulat na ano. Ulitin natin ulit ang pagbabasa. Diretso natin. Maraming ano eh. Maraming punchline eh, no? Nagpapaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sa publiko na nasa sirkulasyon pa rin ang 20 piso at 5 piso na barya at hindi dapat bilhin ang mga ito sa presyong mas mataas kaysa kani-kanilang halaga mula sa online sellers. Ang 20 piso at 5 piso New Generation Currency, NGC, na mga barya ay nasa sirkulasyon mula noong Disyembre 2019. Sa pagtatapos ng Pebrero 2022, 290.09 milyong piraso ng 20 piso NGC na barya at 1.90 bilyong piraso ng enhanced 5 piso na barya ay nasa sirkulasyon pa rin. Ayun, ilalabas nila. Wag raw benta na mas mataas. Eh, mangyari nga. Yung mga tao, syempre, yung mga gustong magkaroon ng 20 pesos dahil nga sa kakaunti yung unang inilabas eh, no? Kakaunti yung inilabas na 20 pesos eh, no? Eh, naghahangad na magkaroon kagad sila nun. Yung iba talagang gumagastos, gustong bumili. Kay Jessica So, di ba, nabalita yung 500 at saka ano? Yung etneb mo, yung 20 mo, magiging 500 pesos. Meron silang pinakitang bumili, no? At saka meron rin silang nakita nagbenta nung 500 pesos. Eh kasi naman, di natin sila, decision nila yon kung gusto nilang bilhin talaga. Pero ang sabi naman ng ano eh, sabi naman ng Central Bank, at hindi dapat bilhin ang mga ito sa presyong mas mataas kaysa kanika nilang halaga mula sa online sellers. Alam niyo naman sa pangungulekta ng coins eh, no? Sabi nga nila, insane eh. Biro mo, yung isang mamera, bibilin mo ng libo-libo. Yeah, sa Amerika, ganun eh. Sa Amerika, isang pirasong mamera, binibili nila libo-libo, ha? Libo-libong dolyar, ha? Biruin mo yung ganyan talaga. Sabi nila sa pangukulekta, kasama talaga yon. Pero ito naman eh, nagpapaalala. Nagpapaalala ang Bangko Sentral. Ayun, nagpapaalala ang Bangko Sentral. Ganun, oh. Pero ngayon, alam na natin, ha? May lalabas bago matapos ang ano, ha? February 2022. May lalabas na 290.0 milyong piraso ng 20 piso NGC na barya at 1.90 bilyong piraso ng enhanced 5 piso na barya ay nasa sirkulasyon pa rin yan. Ayun ang ating impormasyong nakuha. Ha? Pero meron pa tayong basahin isa rito. Ha? Ito, basahin na rin natin to. Ito. Advisory, matagal na yata ito. Nagpapaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sa publiko na nasa sirkulasyon pa rin ang 20 piso at 5 piso na barya at hindi dapat bilhin ang mga presyo. Ah, yun rin. Mataas sa kanilang halaga. Yun rin yung ano, ha. Ang 20 piso ay, ayan. Yan. Pero wala silang sinabi rito na ano, wala silang sinabi na yung minted, no? Yung mintage niya, no? Kung ilang piraso na gawa. Pero sana, matanong ko lang po, Bangko Sentral, ano po ba, sana nabanggit niyo po rito kung anong petsa yung lalabas na 20 pesos at saka yung ano, 20, saka yung 5 piso, ano kayang petsa yung lalabas nun. Kasi, naabangan namin yung 2021 at saka 2021 na barya eh. Puro umiikot yung 2020 eh. Pero napaka-konti po. Ganun po talaga. Hindi po magtitigi-tigi sa Pilipino dun sa ano ah. Dun sa... Unang inilabas nyo pong ano, 20 piso. At saka 5 piso. Lalo na yung 2020 sa 5 piso. Wala rin po makita ngayon yan, no? Pero yung 2019 marami. Pero... sa sirkulasyon, birang-bira po umikot siya. Birang-bira po makita. Ganun pa man. Eh, pero ganun pa man, no? Ayan. Ngayon, marami na lalabas. Meron na namang aabangan ng mundo ng numismatic. Pero sa Pilipinas, ha, may aabangan na naman ng ano. Minsan, yung mga coins na yan, eh, umaabot ng ano yan, umaabot ng abroad. Lalo na yung 20 piso, naging ano siya, yung design niya, number ano siya, naging finalist doon sa IACA, no? Naging finalist yung 20 piso. Nakakapag-abroad po yung mga taga ibang bansa. Bumibili rin po pagka na-display mo sa online, no? Sa ano, sa eBay, no? May nakakabili noon, nakakalabas ng bansa yung ating mga barya. O ganun pa man eh, maraming salamat po sa Bangko Sentral.
sa kanilang advisory. Maraming maraming salamat po. Ayan, napakaganda pong balita nito. Ayan, itong balitang magkakaroon tayo ng 290.09 milyong piraso ng 20 piso. Ayan, 290 ba? Sobra-sobra ha. Tigalawang ano, tigalawang piraso ang Pilipino. 100 ano tayo, 110 ano, no? 110 ang population natin eh. 110 million, no? Ang tao sa Pilipinas, ayan. Tiga-tigalawa po tayo dyan. Tignan ko kung magkaano pa, magkaroon pa ng, mag, ano yan, ng pangungulekta. Sa bagay, may mangungulekta pa rin kasi yung mga error coins po, inaabangan po yun, tsaka yung mga variant eh. Kung ano po yung, alam niyo naman po sa pangungulekta ng coins, yung mga rare, yung mga kaunti ang vintage, eh, kinukulek po talaga. Hindi po natin, ano yan, hindi po natin kinakailayan. Yung iba, talagang nagbibitaw ng pera dyan. Desisyon po nila yung magbitaw ng pera sa ano, para sa isang coins. Desisyon po nila yun kasi yung rarity po ang hinahabol eh. Yung alam niyo naman po sa pangongolekta, hindi naman po maikakailayan. Meron po talaga nangyayaring ganyan. Bilihan, kasama po yun sa mundo ng pangongolekta, no? Kasama po sa mundo ng pangongolekta yung ganon. Yung bibilin nila sa mas mataas na halaga. Yan. Bagay, nagpapaalala lang naman ng Bangko Sentral eh. Ayan o. Hindi dapat bilhin. Pero siyempre, yung mga tao, gustong mangulekta, pagka wala silang hawak na ganun, gusto nila magkaroon sila ng ganun ha. Kahit walang halaga, minsan walang halaga ang pera eh. Ang gusto nila, ano eh, basta magkaroon sila, lalo na yung may pera. Yung may pera talagang bibili talaga, lalo na kung gusto nila. Wala po tayong ano doon. Hindi po na... Hindi dapat, pero siyempre, desisyon po nila yun. Ayun, kung may nalabag man silang batas, eh, ano nila yun? Sagutin nila yun, yung mga bumili. May tax ba yun? May tax nila. Bagay, ang alam ko sa tax, pagka meron kang biniling isang bagay, eh, kailangan magbayad ka ng tax, eh, no? Ayun ang batas. Yun ang batas. Pero sa coin, siyempre, pag binili mo mas mahal, yun ang mangyayari ron. Sa ano, may tax, hindi na singil ng tax, bagay, hindi na kasingil ng tax, baka mayroong tax, meron naman siya ibang tax na binabayaran, di ba? Bumili siya ng isang produkto, nakapagbayad naman ang isang Pilipino, ng, nakapagbigay naman siya ng hambag sa, ano, ng tax sa Pilipinas, kasi bumibili siya ng isang bagay, na produkto, may mga tax yun, yun, ganun naman. Pero, syempre, buntot mo, hila mo, pagka ganyan, desisyon niya yun eh. Kung gusto niya talagang bilhin, hindi po tayo ano dyan, hindi po tayo bulag sa mga ganyan. Mayroon talaga tayo nakikita bumibili ng mas mahal sa kani-kanilang halaga. Hindi lang po dito yan sa Pilipinas, kahit po sa ibang bansa. Yan. Pero ang nagpapaalala yan, nagpapaalala ng Bangko Sentral, hindi dapat bilhin ang mga ito sa presyong mas mataas kaysa kani-kanilang halaga mula sa online sellers. Okay po. Yan. Ito, maraming salamat po dito sa inyong ano sulat dito sa ano sa ibinigay niyong sulat para sa mga tao. Sa pagtatapos ng February 22, 290.09 milyong piraso ng 20 piso NGC na barya at 1.90 bilyong piraso ng enhanced 5 piso na barya ay nasa sirkulasyon pa rin. Ayan. Meron ng pagpipiesta ng mga numismatic sa Pilipinas. Ay, numismatic, no? Ayan. Okay po, ha? Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang halaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins nating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now.